ang bilis dumami nung ano mo, subscribers and yung views mo. May mga nangihinaya nga na kasi hindi ko hindi on a regular basis yung vlog mo. Sabi nila parang dapat at least once a week ganyan. Mm. Hindi talaga ma-permit ng schedule. Hindi mo na kailangan i-pressure sa hindi mo. Kaya nga, oo. Pero kumikita ka, you monetize it na eh? I applied na. Oo. Oh. For a reason, review. For a reason ha. Mm. Kasi marami nagre-request yung mga tech reviews. And di ko naman ginagamit yung mga pinapa-review nila. So, if for example, mag-push through yung monetization, siguro, I will buy stuff, tapos review it on my vlog channel, and then give it away. Oh, pagka hindi ko nagustuhan, pero pag nagustuhan ko, akin yung sorry kayo. Nasa may mga gadget na nag-offer sa'yo magpa-review? Merong ganun na eh. Oh, kaya lang hindi pa namin mai-approve dahil parang hindi ganun kaganda yung demo. Okay. Showbiz pa rin. Business pa rin. Parang baka nag-compromise. Kaya nga, oo. Oh, dugi ka no. You have to be wise about these. So it's not something that you want to do full-time talaga? Not at this point. Talagang hobby lang to at this point. And I would think for a long time gagawin ko to. As long as meron akong content or material na pwedeng i-present sa mga tao. Aside from yung mga travels, activities, how do you see this growing pattern? Ano to eh? Inspirational supposedly. Kagaya nung binanggit ko sa isang episode ng vlog ko. Gusto kong makasama yung audience sa journey into these things para yung iba nakukuha nila eh, na sir, na-inspire po ako. Magsusumika po ako, magtatrabaho ako para mapuntahan ko yan, para mabili ko yan. Yung iba, naiinis. Parang ang yabang naman ito. Itong channel na to, puro lang pagyayabang ng mga mga business class, that's, mga that's gana. Not the point. Yung mga tao na yon, yung mga hindi uunlad. Yung mga na-inspire, eto yung mga aangat sa lipunan.